Ang paghilik ay isang pangkaraniwang kondisyon na maaaring makaapekto kanino man. Bagamat ito ay mas kadalasang nararanas ng mga kalalakihan at ang mga taong mataba, ang paghilik ay kadalasang lumalala habang nagkakaedad. Ang paminsan-minsang paghilik ay hindi naman seryoso at talagang nakakainis nga lang sa katabi mong matulog. Subalit, kung ikaw ay may problema sa paghilik, hindi mo lang naiistorbo ang mga malapit sa'yo, kundi naapektuhan din ito ang kalidad ng iyong pagtulog. Kailangan ng tulong medikal ng mga taong malakas kung humilik para magkaroon ng sapat na pahinga sa gabi. Ano nga ba ang sanhi ng paghilik? Ang paghilik ay nangyayari kapag ang hangin na lumalabas at pumapasok sa bibig at ilong ay nahaharangan dahil sa ilang mga dahilan. May harang sa daanan ng hangin sa ilong. May mga tao na humihilik lamang kapag may allergy sila o kaya may mga impeksyon sa sinus. May mga problema sa itsura ng ilong tulad ng deviated septum o polyp sa ilong na maaaring maging sanhi ng harang o bara. Mahinang mga kalamnan sa lalamunan at dila. Ang mga kalamnan sa lalamunan at dila ay maaaring maging napaka-relax kaya ito nagiging harang na sa daanan ng hangin. Ito ay dahil sa mahimbing na pagkakatulog, pag-inom ng alak o paggamit ng pills pampatulog. Ang pagtanda ay isa sa karaniwang dahilan ng pagiging mas relax ng mga kalamnan. Makapal na mga tissue sa lalamunan. Ang pagiging overweight ay maaaring maging sanhi ng makapal na tissue sa lalamunan ng mga bata na mas may malalaking tonsil ay mas madalas na humilik. Ano ang gamot sa paghilik? Para gamutin ang paghilik, baka i-rekomenda ng doktor mo ang ilan sa mga pagbabago sa lifestyle mo tulad ng mga sumusunod. Magbawas ng timbang. Pag-iwas sa pag-inom ng alak bago matulog. Pag-iwas sa mga nakagagambala ng pagtulog. Gamutin ang problema sa ilong na nagiging sanhi ng harang. Matulog ng nakatagilid. Makatutulong din ang oral appliances. Kung hindi malunasan ng pagbabagong ito ang iyong problema sa paghilik, maaring magrekomenda ang doktor ng ilang oral appliances na maaring maging gamot sa paghilik. Ang oral appliances ay kasangkapan na ipinapasok sa bibig bilang dental mouthpiece na nakatutulong na maisaayos ang posisyon ng iyong panga, dila at ngalangala para mapanatiling nakabukas ang dahanan ng hangin. Paano nga ba makakaiwas sa paghilik? Narito ang ilan sa mga pamamaraang magagawa mo agad para maiwasan ang paghilik. Matulog ng ibang posisyon. Pag-aralang matulog sa ibang posisyon, matulog ng nakatagilid, matulog ng nakadapa. Gumamit ng ekstra unan na hadlang para makabalik ka sa kinasanayan mong posisyon kapag natutulog. Gumamit ng anumang pagbabara. Ang pagbabara o congestion ay isa sa mga dahilan ng paghilik. Kung ikaw ay may sipon, alam mo na ito ay totoo. Maliban sa pag-inom ng gamot sa baradong ilong, maaari kang gumamit ng vapor rub o inhaler para maibsan ang bara. Huwag uminom ng alak kapag malapit ng matulog. Muli mga kabagang, maraming salamat sa panonood at pagbibigay ng inyong oras sa mga nakatutuwa na kamamanghang video ng Montoya ng Simple Notes. Nawa sa bawat araw ay meron tayong kapulutang kwento at aral na magagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Kaya, always be a blessings to others. At tandaan mga kabagang, boring ang buhay kung wala tayong kaagapay. Ako si RX Montoya. Salamat mga kabagang.